May nagtatanong dito sa comments si Armando Jr. Magnaye Labagis. Pwede na ba magtanong? Pwede na. Live question ba or dito lang sa chat? Live question. Ang paraan para ka makapasok, kita mo yung link na nasa description ngayon. Nasa Facebook ka, di ba? Sa description ng live sa Facebook, may link. I-click mo yung link para makapasok ka. At pag nakapasok ka, makakapagtanong ka na ng live. Hindi kami sasagot sa mga nasa chat. Ang aming sasagutin yung nasa live. Kaya mga Protestante na gustong magtanong, don't expect na papansinin ang mga tanong nyo na nasa chat. Gusto nyo mapansin kayo, ha? Pumasok kayo sa link na nasa description at makakapasok kayo sa ating live tanungan portion. Okay, Armando Jr. Magnaye Labagis, pasok ka sa messenger link na nasa description, makakapasok ka. Huwag kang mag-alala, hindi chat yan. Video call yan, video call. Ah, video call, hindi pala, audio call pala, audio call, kasi sira pala yung video call ko. Audio call, yan ha. Audio call lang yan, makakapasok ka sa ating live tanungan ngayon. Armando, kung gusto mo magipagtanong ng live, dalawa lang option. Zoom with video call o messenger room, audio call lang kasi hindi ko na makonek yung ating messenger room sa video call kasi cellphone ang ginagamit ko ngayon. Eto, nandito ang magtatanong sa messenger room na sa cellphone ko. No? Sa ngayon, meron pang tatlo nandito. Okay? Armando Jr. Magnaye, pasok ka ngayon sa ano natin. Don't worry mga Protestante. Pag kayo nasa messenger room, hindi kayo makita. Hindi makita yung pagmumukha ninyo, maririnig lamang kayo. Okay? Messenger room. Okay, wait lang ha. Meron na nag-ano dito na tatanong si Armando Magnaye. Hello Armando Magnaye, good evening. Good evening din. Sige bro, ano tanong mo bro? Ang tanong ko patungkol sa ano? Meron kaming magaganap ngayon na isang o nagaganap na selebrasyon na tinatawag na Eid al-Adha. Kahit pa sabihin natin na ito ay para sa amin lamang at hindi naman connected sa inyo, batay sa history ng Biblia, ito ay nakasulat din sa Genesis, yung pangyayari sa covenant kay Abraham. Yung pangyayari kay Abraham kung sino ang inialay ba o si Isaac ba o si Ismael. Yes. So ang tanong mo, may na naganap 'yon. Meron bang fix na lugar na binanggit kung saan inialay si Isaac? At bakit hindi ito isineselebrate o ginagawa ng mga Kristiyano samantalang naniniwala naman sila sa pag-aalay na 'yon? Bakit ang nagsasagawa nito ngayon ay mga Muslim? At ipinapakita nila yung mga lugar kung saan nangyayari, paano nakarating at stage by stage hanggang sa lugar kung saan inialay si na sa aming katuruan, ang nakalagay na inialay ay si Ismail. At medyo marami yung katanungan doon. Ang pinakapunto namin, ang pinakapunto ko pala sa tanong ay yung ebidensya na merong aral sa Biblia na hindi pinapansin na malinaw na nagbibigay ng kasinungalingan patungkol sa pag-aalay kay Isaac o kay Ismail. Ang ebidensya na sinasabi ko, na sasabihin namin batay sa aming pag-aaral
ay sa panahong isinilang si Ismael ay 86 years old na si Abraham, samantalang nang isilang si Isaac ay 100 years old na si Abraham. Ibig sabihin, 14 years old o 13 to 14 years old ng pagitan ng magkapatid. Tapos nung inialay na si Isaac, na tinutukoy sa Biblia, ang sinabi, ang kamahal-mahal mong anak at ang bugtong mong anak o kaisa-isa mong anak na sumasalungat sa tunay na pangyayari na hindi pwedeng tawaging kaisa-isang anak kung meron namang kapatid na mas nauna pa sa kanya, si Ismael nga. At doon sa pagpapalayas naman ni Sarah kay Hagar, ang tinutukoy na kasama na bata ay sanggol, samantalang nung isinilang si Isaac, eh halos kaya nang buhatin ng anak niya ang kanyang ina. Pero baliktad ang sa kwento sa Biblia na tinutukoy na sanggol ang dala ni Hagar papunta doon sa pagpapalayas sa kanya, doon sa mandadalin sila ni Abraham. So yun ang katanungan ko, bakit may usapin sa Biblia na kapag binasa mo sa Genesis, iba ang may dalawang uri ng bata, magkaiba ang edad, malaki na si Ismael nang isilang si Isaac, pero nang pinalayas ni Sarah si Hagar, ang bit-bit na anak ay malaki, maliit pa, naging sanggol ulit. Kung inyong lilinawin niya, pwede niyong linawin. Kung may kaalaman kayo sa kanya, kung hindi naman, wala na pong mahabang usapin. Okay. Pwede niyo na po itong masagot? Based sa pagkarinig ko, natatanong ka kung bakit hindi nagse-celebrate ang mga Christian sa celebration na yan, na Eid al-Adha. Oo. Unang-una, ang turo sa Eid al-Adha, si Ismael ang inialay. Hindi kami magse-celebrate niyan. Dahil hindi naman kami naniniwala na si Ismael ang inialay. Pangalawa, okay, kung si Isaac ang inialay, ba't hindi kami nagse-celebrate? Dahil hindi naman yan isang Christian celebration. Wala namang kinalaman si Isaac sa pagiging Kristiyano namin. So, actually sa amin, history lang yan sa pananampalataya ni Abraham, na kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, eh hindi niya ito nagawang ipagkait sa Diyos. Turo namin niya na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Pero it doesn't follow, dahil tinuro namin yan, kailangan na namin i-celebrate. Pangatlo, no? Yung ano naman, doon naman sa kaisang-asang anak si Isaac, ngayong andyan na si Ismael. Okay, si Ismael kasi anak ni Abraham sa katulong, hindi sa kanyang asawa. Hindi kinikilala 'yon nandoon sa ano 'yan eh. Nasa unang Timoteo 'yon eh. Yung 422 yata yun. Teka lang ha. Double check ko lang ha. 422 ng... Ay, hindi pala. Ikalawang Timoteo. 4... Ay, hindi. Ano nga talata? Nakalimutan ko talata yun eh. Galacia yata. Tingnan ko lang Galacia ha. 422 yata yun. Ito, Zach. Ano? 4:22. Ito sabi dito ganito. Ito yung sa amin turo namin. Yan o. Sabi ganito. Sinasabi noon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Yan. So, meron talagang turo kami na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ayun, no? Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. So, mayroong dalawa reason. Isa, dahil sa kagustuhan niyang magkaanak, at ikalawa naman dahil sa pangako ng Diyos na magkakaanak ang kanyang asawa kahit na ito'y matanda na. Next. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae larawan ng dalawang kasunduan, ang isa ay antipan sa bundok ng Sinai na
kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pag-aalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak na ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya. So yun ang reason kung bakit sinabi na kaisa-isang anak si Isaac, gayong meron ng anak siya doon sa kanyang alipin. Kaya sabi dito, ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Pero ganun pa man, nagkaroon pa rin ng maraming lahi si Ismael, dumami, at kabilang doon yung Arabia. At yung Muslim naman, nagsimula yon doon kay Muhammad, isa namang Arabo. Anong mali bro? Mali na kay Muhammad nagsimula? Okay. Bad lang. Dapat Muhammadism man tawag sa amin, hindi Muslim. Bro. Parang Christianism. Kasi nagsimula kay Kristo, pinangatuanin yung nagsimula kay Kristo. Kanina sinasabi nyo na hindi nyo tanggap ang celebration ni kay Abraham, pero ang haba ng paliwanag mo tungkol sa sitwasyon ng covenant kay Abraham para lang mabigyan ng palusot yung isang bagay. Alam mo ba ang 12 tribes of Israel, karamihan dyan ay anak din ng mga katulong? Bro. Nag-focus lang ako doon sa tinatanong mo. Kaya huwag mong isali yung ano. Diyos ang nag-utos. Si Hagar ang nagsalita na palayasin mo yan na hindi yan magmamana. Ngayon, ginagawa nyo, sinalita ng Diyos. Ginagawa eto, nyo ang Diyos, may kinikilingan. Ah, mali yan. Ito ngayon bro, ito ngayon mali yung yan. Yung sabi mo na hindi kay Muhammad nagsimula. Kahit saang history ka magbasa, ha? Bukod tangi lang sa Islamic history mo mababasa ng Islam daw, nagsimula daw yung kay Adan. Sa Islamic history mo lang yan mababasa sa mga author na historian. Pero hindi yan ang reality. Bakit? Yung si Alat, Manat at si Alusa, sila yung tinatawag na pre-Islamic goddess. No? Hindi, kapatid. Teka muna. Tanggalin ko muna. Sumasapo siya. Hindi ako makapag-focus. No? I-search nyo yung si Alat, Manat, and Alusa. Yung tatlong yon kinikilala yung pre-Islamic goddess. Kung sasabihin natin na ang Islam nagsimula kay Adan, lilitaw na before si Adan, mas nauna pa itong si Alat, Manat, and Alusa. In which hindi pwedeng mangyari. Bakit? Itong si Alat, Manat, and Alusa, before sa time ni Muhammad, kinikilala itong the three daughters of Allah. Before sa ni Muhammad ha? Panahon ni Muhammad ha? Kinikilala siyang the three daughters of Allah, si Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, nung nagpakilala ng propeta itong si Muhammad based sa history, kanyang pinag-alis yung mga Diyos-Diyosa na nasa loob ng Kaaba, kasama na doon sina Alat, Manat, and Alusa. Ngayon,
Ayan, nung magsimula ang Islam, hindi bahagi ng kanilang aral na daughters of Allah itong si Alat, Manat, and Alusa. But the reality is unchangeable. Before nagpakilalang propeta itong si Muhammad, meron talagang kinikilala yung mga ano, yung pagan Arabia, ano tawag nila doon, Arabian Peninsula, nakalimutan ko tawag nila doon eh. May kinikilala silang mga maraming Diyos-Diyosan. Kaya yon, nang siya naging nagpakilala ng propeta, pinaalis niya lahat. Kaya si Alat, Manat, at Alusa, kahit i-search nyo pa yan sa kahit sa hang history, ang tawag sa kanila, pre-Islamic goddess. Pre-Islamic, ibig sabihin, wala pang Islam. O baka pagsabihan tayo dito na mali ang ating nire-research, edi ating i-search, pakita natin sa screen, no, sa live ngayon. Ito. Pakita ko lang ha, para makita ninyo ha, na itong si Manat, Alat, and Alusa is mga pre-Islamic deities o pre-Islamic goddess. Okay? Tinanin na natin dito ha. Search natin to. Para makita ninyo, Manat. Si ano lang muna, mag-focus tayo kay Manat. Manat. Ito. Ito. Ayan o. Si Manat. Sino si Manat? Manat. Yan. Arabic pronunciation, Mana. Ayan o. Sabi, was a pre-Islamic Arabian goddess worshipped in the Arabian Peninsula before the rise of Islam and the Islamic prophet Muhammad in the 7th century. So si Manat, isa si Manat eh, yan o, Manat, Alat, and Alusa. Yan o. Itong Alat, Manat, and Alusa. She was among Mecca's three chief goddesses alongside her sisters Alat and Alusa. And among them, she was the original and the oldest. So si Manat is a pre-Islamic Arabian goddess. Pre-Islamic. Worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. So hindi totoo na ano na ang Islam ay nagsimula kay Adan. Ito ay nagsimula talaga kay Muhammad. Yung kanilang ang inyo kasi pagkaunawa kasi salitang Islam is surrender to God, no? Yan ay definition ninyo. Hindi naman namin pwede sabihin na ano yan, dahil definition nyo yan. Aral nyo yan, kayo na bahala dyan, no? Dahil aral nyo yan. Ang sa amin lang, huwag mo kaming papaniwalain na before Muhammad, meron ng Islam. O kung sabihin before Muhammad, meron ng Islam dahil kung meron ng Islam, walang lalabas na pre-Islamic Arabian goddess. O kaya ay maglilib na ako kasi yung tanong ko, hindi naman napuntahan yung pagsisinungaling ng Biblia, may dalawang uri ng... Ay nako, ano tayo, sumagot ako, kung hindi mo matanggap yung aking kasagutan, libre ka naman na huwag tumanggap. Ngayon, kung ikaw naman ay tututol, ikaw naman ang amin tatanungin. Nasaan naman ang ebidensya mo na itong si Alat, Manat, and Alusa, hindi sila pre-Islamic Arabian goddesses? Nasa Quran po. Bro, yung Quran bro, inyo yan bro eh. Natural. Bro, Quran, ibinabasa lahat ng tao, pati nga sa engkanto, pati sa mga bro. Sa lahat ng uri ng nilikha, kasi hindi mo alam ang Quran, kaya ganyan ang sinasabi bro. Kaya batayan nyo, history, kaya... Ah, sige bro, ito tayo bro, history. Ngayon araw, history. Ah, sige bro, ano tayo bro, hindi muna ako mag-i-stand as Christian, at huwag ka munang mag-stand as ano, as Muslim. Sa mag-neutral tayo sa ano bro? Mag-neutral tayo sa history. Meron ka bang history? Meron ka bang history? Hindi naman 'to. Hindi nakikinig eh.
Sana ito ha, dahil ikaw ay kumukontra, batayan mo kasi Quran. Batayan ko naman Biblia. Alam natin na magkakontra yung dalawang yan, hindi magkasundo yung Biblia at Quran. So dito tayo sa neutral. Anong neutral? History tayo. Ating buksan sa aklat ng kasaysayan, kung alin sa dalawang aklat na ito ang pabor sa history. Ang Quran ba o ang Biblia? So, diyan tayo magano ngayon, sino ba ang nasa reality of history? Ngayon, sasabihin mo ngayon na ang Islam hindi nagsimula kay Muhammad. Meron ka bang may pakita sa akin, bro, na ano, na history? Not Quran, not Bible, history na ang Islam ay nagsimula kay Adan? Meron ka bang may pakita? Nawala siya. Nawala. Nawala. Wala na siya. Basta yon. Tayo, based on reality, naalala ko kasi yung talakayan yan, ni John Rico at saka ni Muhammad Rodriguez si Bayon. Sinabi ni John Rico na kasi yung Quran, aral ninyo, Biblia, sa amin, sa inyo sa Quran, si Kristo hindi napatay. Sa amin sa Biblia, si Kristo napatay. So let us based on reality na lang tayo sa history. Mag-neutral tayo. Kasi kahit na anong gawin ko, yung Quran, syempre, pabor sa inyo. Biblia naman, pabor sa amin. Kayo kontra sa Biblia, kami naman kontra sa Quran ninyo. Para magkasulubong ang ating landas, magkasulubong tayo, let's do it in history. Meron bang history na sasabing si Kristo ay hindi na ipako sa cross? Doon nahirapan siya yung katalakayan ni John Rico, nahirapan siya doon. Dahil talagang naka-along lang sila, inline lang sila doon sa kanilang Quran. Hindi naman natin yun dahil yun ang kanilang turo Kung sa mga Kristiyano, merong mga natuturo na Bible alone, sa kanila rin, meron natuturo na Quran alone. No? Quran lang. Kahit na hadith, pag yan, siniko niya ng Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran kaysa hadith. Sinabi yan ni Ibrahim Romas doon sa debate nila ni Wendell sa Ozamis. Ako yung nag-video nun Sabi niya, kung sikho na gani sa hadith ang Quran, mas dapat dawaton ang Quran, na sa Tagalog yun, kapag binangga na ng hadith ang Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran. Yun ang kanilang paliwanag doon. Kaya sa kanila, once ano sila, inline sila sa Quran, doon sila. Pero sa Biblia ganito rin, magkaiba ang paliwanag doon. Dito ay magkakasundo niyan. Para tayo magkasundo, sa gitna tayo, history tayo. Sino ang pinapabura ng history? Yung turo ng Biblia ba ang nasa realidad? O ang turo ng Quran ang nasa realidad? Doon tayo. Para hindi naman, kahit na abutan tayo ng umaga, walang mangyayari. Walang mangyayari. Abot tayo ng umaga, walang mangyayari. Quran ka ng Quran. Ako naman, tutol sa Quran. Kahit na balik-balik tayo mo ang mundo, talagang tutol ako sa Quran. Ngayon, ikaw naman, kahit balik-balik tayo ng mundo, tutol ka sa Biblia. So walang pagsusundo mangyayari. Walang pagkakasundo. Para magkaroon ng kasunduan, sa gitna tayo, history tayo. Saan dyan ang pabor sa history? Para magkaalaman. Yun. No, kasi may iba-ibang turo Sabi nga ni Alimuddin Bantilan, may sariling history ang Islam. Hindi natin pwedeng yan, dahil mayroon lang sariling Islamic tradition. Hindi natin pwede pakialaman yan dahil yun ay kanilang tradisyon. Gaya alimaw ng Eid al-Adha. Kanila yun. Na kanya paniniwala, si Ismail ang inialay ni Abraham.
Sa Biblia, hindi si Ismael eh, si Isaac. Kahit sa history, si Isaac ang inialay eh. Pag may nagsabi sa history na si Ismael ang inialay, tingnan mo yung author. Muslim ang author. Yun, so, talagang hindi magkakasundo, no? Ang turo sa Islam at saka turo sa Biblia. Talagang hindi magkakasundo yan. Kahit na anong gawin nating ano, pagpapaliwanag. Okay, so, dahil tapos tayo sa messenger room, lipat naman ako dito muna sa Zoom. Okay, Kuya A, good evening. Halimbawa po, merong claim na si Kristo, lahat po halos ng scholars ang sinasabi, pati po si Dr. Bart Ehrman, ina-admit niya po na walang historical evidence na si Kristo hindi ipinako sa krus. Atheist po siya, pero naniniwala si Dr. Bart Ehrman na si Kristo, ang one undeniable fact in history, ay ipinako si Kristo sa krus. Dr. Bart Ehrman po yung agnostic atheist. Bali ba, kung history pong pagbabatayan, pinako si Kristo sa krus. Pero, kung ang Quran ang babatayan po, hindi pinako si Kristo sa krus. Ngayon okay, po, at tatanong, brother, patabusin ko lang po. Ngayon po, ano pong ang mangyayari lang po, pwede po ako maniwala doon, hindi pinako si Kristo sa krus. Pero i-deny ko po yung history. Ang i-assume ko, tama yung Quran. By reason alone po ulit. Premise, conclusion. Paano ko po masasabi na historically reliable ang Quran? Okay na, kapatid. Pwede akong ang sagot, inshallah. Okay na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sa Biblia, kapatid, lahat ng Biblia sa buong daigdig, yung sinasabi mo kasi, hindi siya maitatanggi. Okay? Hindi siya maitatanggi. Lahat ng Kristiyano sa buong daigdig ay nagkaisa kasi doon yung batayan ng paniniwala nyo sa Jesus ay ipinako sa krus. Ang nakikita ko lang kulang na nakalagay din sa lahat ng Biblia sa buong daigdig, apat ang narration sa lahat ng Biblia sa buong daigdig. Pero brother, cut ko lang po kasi po ang tanong puputong po sa... Teka muna sandali, sasagutin ko siya, di ba? Hindi pa ako sagot, 25 minutes na yung... Ano, ay, ang ayon po kasi sa rule okay. Po. Kailangan... Teka sandali kapatid, sandali lang, okay. Teka muna dyan, Rico. Teka muna dyan, Rico, wait lang. Dyan, Rico, wait lang. Patapusin muna natin. Pag nasagot po siya, din saka ka magbigay ng reaction. Patapusin muna natin si kapatid na Muhammad sa kanyang sagot. Kung masasagot ba niya ang tanong mo o hindi. Sige, Brother Muhammad, tuloy. Brother Muhammad, sir. Okay, sa Biblia kasi, apat ang narration kung ano yung nangyari kay Jesus. Una-una, yung sinasabi mong historically, hindi naman yung tinatanggi. Pero alam mo naman, yung saksi ni Jehovah, hindi sila naniniwala na siya napako sa krus, kundi sa patulos lang. Pangatlong paniniwala, siya ay ibinitin sa punong kahoy, Acts 5.30, saka 1 Peter 2.24. Siya ay ibinitin sa sanga ng punong kahoy. Pang-apat, yung hindi siya namatay sa mga Hebreo 5.7, pati sinabi mismo na Jesus sa Mateo 12.39-40, na kung ano yung nangyari kay John sa anak ng tao, kung paano nanatili ng tatlong araw at tatlong gabi sa tiyanang balyena si Jonas, ganoon din ang tatlong araw at tatlong gabi. Apat yung narration na nakalagay sa Biblia para malaman natin kung ano yung totoo sa apat. Ipinahayag ang Quran para linawin kung sino ang nakapagpanatili sa katotohanan at sinabi ng Allah, hindi nga siya naipako at hindi siya napatay. So yun yung sagot ko. Yeah.
uulitin ko lang po. Kasi po naiintindihan ko po na kinukot yung Biblia, pero hindi po kasi yun yung tanong. Bali, ang sagot nyo po lang po, isa-summarize ko lang po sa isang sentence. May sinabi ang Biblia, apat na perspektibo. Apat na perspektibo po. Tapos isinamarize ng Quran na isang perspektibo. So saan po doon, halimbawa po, may apat na kwento, sinamarize ko lang ng isa. Ibig sabihin, does it follow po ba? Na ibig sabihin, yung, dahil sinamarize ko, yung akin na yung tama. Ang hinihingi ko po, by what standard po? Kasi kung merong, halimbawa po, ngayong, 100% ngayong 21st century, magsasabi rin ako, sasummarize ko, isang kwento lang din po. Sasabihin ko, si Jesus, namatay siya. Isang perspective lang, akin lang po yun. Ibig sabihin po ba nun, tama na yung perspective ko? Ang sinasabi niyo po kasi, tama ang Quran dahil isang perspective. Hindi man po nagpa-follow yun, ulitin ko po. Ang may historical fact po tayo, lahat po ng historical evidence, pati po ang mga Roman historian, sinasabi, ipinako si Kristo sa cross. Ano pong batayan ang dapat kong i-take po para paniwalaan po sinasabi ng Quran na hindi siya pinako sa cross? Ano pong batayan? Okay. Una-una, ang nagsabi ang Allah, hindi mga tao. Yung Biblia mo, tao ang hindi yung Diyos ang nagsabi. Yung sinasabi mong historical, ibig sabihin, sinasabi naman sa Quran na mayroong naganap na crucifixion. Pero hindi si Jesus talaga yung naipako at hindi siya yung namatay. Yun ang nakalagay sa chapter 4, 7 hanggang 159. Na nagtangka ang mga kaaway ni Jesus na siya ipatayin at ipako, pero hindi sila nagtagumpay. Ang ginawa ng Allah, tinapatan ng Allah ang kanilang pakana. Kung sino yung nagpakana na siya ipatayin, yun ang naging kamukha ni Jesus at yun ang ipako at yun ang napatay nila. Kaya yun yung sinasabi mong historical facts. Ang nagsasabi ang Allah. Hindi, it's not necessary na paniwalaan mo, tanggapin mo. Pero yun, kaya ipinadala ang Quran para linawin kung ano ang hindi napagkakasunduan ng mga Kristiyano sa isa't isa. Siyempre, ikaw naniniwala ka, may evidence ka na si Jesus ay naipako. Pero iba naman ang paniniwala ng saksi ni Jehovah. Isa ka lang sa mga sekta. Ang ibig mo sabihin, you are not representing the Christianity at all kasi mayroong mga ibang mga sekta mula sa inyo. Ko lang po. Tingnan niyo po kasi yung reasoning. Alam mo brother, medyo ano lang po, passionate lang po ako brother, pero hindi po talaga magagal. Ang reasoning niyo po kasi, word of Allah siya. Parang ina-assume niyo na po kung ano yung dapat niyong i-prove. Ipo-prove pa lang po natin na itong Quran ay reliable na salita siya ni Allah. Pinuprove niyo na po, then ginagamit niyo po siya as evidence. Wala pa po tayo dun eh. Pinapatunayan pa lang po natin na ito ay reliable. In-assume nyo na po. E di sasabihin ko din po na inspired God, Theonoptos yung Bible, so tama yung Bible. Kaya nga po, nag-ano pa lang tayo eh, nagre-reasoning pa lang po tayo, nagre-reason out, wala pa po tayong alam. Hindi ko pa po pinaniniwalaan yung Bible, hindi ko pa pinaniniwalaan yung Quran. Nakita ko ayon sa history po, kinrucify si Kristo, tapos iba yung claim ng Quran. Ngayon po ulitin ko, ano pong test? Hindi po na, hindi, ako po hindi ko po matatanggap na dahil salita siya ni Allah. Kasi may assumption na po yun eh. Salita siya ni Allah, nag-assume na po kayo bago nyo pa po pinaprove. Ang gagawin muna po natin, i-prove muna po natin na reliable yung sinasabi ng Quran. Then, hindi po tayo mag-assume na word siya ni Allah. Ano nga, ulitin ko yung tanong, ano po yung evidence natin na na-crucify si Kristo, na hindi na-crucify si Kristo? By what standard po? Epistemology. Kapatid, yun ang nakalagay sa Quran. Kung hindi ka naniniwala na ang Quran ay salita ng Allah, 1,000,000% ang mga Muslim ay naniniwala na salita mismo ng Allah. At yun ay mga nakaraan na. At pinatunayan ng Allah na ang katotohanan ay kung ano yung nakalagay sa Quran.
isa sa panuntunan ay hinahamon tayo ng sumpa na pagkamatay mismo, na manalangin tayo ng sumpa na pagkamatay sa isa't isa kung sino sa atin yung sinungaling o nagsasabi ng katotohanan. Yun isa sa panuntunan. Pangalawang panuntunan, manalangin tayo ng taintim sa tunay na Diyos at hilingin natin ang sumpa sa mga yaong nagsisinungaling. Okay? So, ang gusto ko lang ipaalam sa iyo, ang Quran ay ipinadala bilang kagandahang loob ng Allah sa sangkatauhan para ibalik tayo sa tunay na turo ni Jesus at kung ano talaga yung tunay na pangyayari nung kapanahunan niya. Tanggapin mo man ito o hindi, yun ay sinabi ng Allah mismo, ang Diyos na naging isang tagapaglikha. Ngayon, hindi kami umaayon dun sa kung ano yung sinasabi mo. Tulad na po, sinasabi mo, Biblia inspired of God. Wala naman nakalagay na inspired of God. Nakakaroon ng maraming contradiction inspired of God. Teka muna, ano? Mukhang nakikita ko na hindi nasasagot ang tanong ni Brother John Rico eh. Brother, i-save natin yung Bible, no? Dito muna tayo sa history, sa Roman history, ang sinasabi ni Brother John Rico sa Roman history. Huwag muna yung Biblia, sa reality ng history versus sa sinasabi ng Quran. Ayan ang gustong ano ni John Rico ngayon. Yung mga ebidensya ng history nagpapatunay na kahit sa Roman historian ni si Tacito sa kanyang Annals 1544, sinasabi doon na si Christ, there was a certain Jesus of Nazareth na nailed on the cross. So yun ang ibig sabihin niya na may mga history. So ang muna yung Biblia, kasi sa Biblia baka mag-assume si Brother John Rico na kapanipaniwala to. So, wag mo na yon. So, dito muna tayo. So, ang ibig sabihin ni John Rico, kapatid na Muhammad, wag ka munang mag-assume na yung Quran, yun na, kasi Muslim ka na to, sasabihin mo, tama yun sinasabi sa Quran. Ang gusto niya, i-prove mo muna ang reliability ng sinasabi mong hindi na ipako. Kapag na-prove mo na yon, yung ebidensya na talagang hindi siya napako, not using the Quran. Tama ba ako, Dr. John Rico? Wago. So, i-prove mo muna na hindi nga siya naipako sa cross not using the Quran o ng mga Islamic standard, based on reality of history na lang muna tayo, na hindi siya naipako sa cross. Kapag na-prove mo sa history na hindi lang siya naipako sa cross, baka sakali ma-convince mo si John Rico na ang Quran nga nasasabi ng totoo. Kung ma-prove mo sa reality of history na hindi nga naipako. Kasi meron siyang ebidensya kahit sa Roman historian na si Tacitus na merong ang Jesus of Nazareth na naipako sa cross. So yan ang ibig sabihin niya para mabigyan natin, kasi Quran ka, salita ni Allah versus salita ng tao. Parang nag-assume ka na eh. So para mabigyan natin ng linaw, huwag ka muna, Bible, tabi ka muna. Quran, tabi muna. Lumda sa reality. Yun ba ang ibig mo sabihin, John Rico? Opo, pero confirm lang. Kahit naman po gamitin, kasi po bine-verify pa lang po yung Quran eh. Ina-assume niya na po tama yung Quran. Okay. Oh, nag-assume ka pwede na diretso. Pwede na magsalita, kapatid. Pwede na magsalita. Actually, hindi ko siya ina-assume. 100% ang Quran ay salita ng Allah. Okay? Yun ang una. Pangalawa, yung crucifixion, sinasabi yung crucifixion, merong naganap na crucifixion. Dapat binasa mo muna yung Quran, chapter 4, verse 157 hanggang 159, na sinabi mismo ng Allah, merong naipako. Na yung naipako, yung kaaway ni Jesus. At yung kaaway ni Jesus, yun ang naging kamukha niya at yun ang naipako sa krus. At pagkatapos, pwede kong basahin? Okay lang? Babasahin ko kasi para hindi ako makapagbigay ng... Kasi gusto ko akong gumamit ng mga historical facts, ganyan yung salita mismo ng Allah, yun yung katibayan namin. Kasi mo, brother, sa inyo, merong naipako. Merong naipako.
ni Cristo. Teka muna. Pako po si Cristo. Brother John Rico, teka muna, Brother John Rico. Patuloy mo natin si ano, si kapatid ng Muhammad. Sige, kunin ng Muhammad, tuloy ka. Okay. Batay sa Quran, irrelevant po kasi pagpako kay Cristo. Karidyut lang daw, karidyut lang. Magsulti lang ko, magsulti lang ko, tapusin ko po sinasabi ko ha. Sige po, brother. Okay. Chapter 4 verse 157 hanggang 159, sinabi lang Allah na merong naipako. Merong naipako sa krus at merong namatay at yun ay pinatutunayan ng iyong history. Pero ibig sabihin noon, ang naipako at napatay nila, yung nagtangkang pumatay kay Jesus sapagat yun ang naging kamukha ni Jesus at yun ang kanilang naipako. Babasahin ko sa Quran kung gusto mo mamaya. So, hindi ko sinasabing walang nangyaring crucifixion. Batay sa Quran, merong nangyaring crucifixion pero hindi si Jesus yung naipako at hindi si Jesus yung napatay nila. Brother, ang tinatanong ko po kasi, ito po ah, i-quote ko po si Dr. Bart D. Ehrman. Ito po, alam ko po, kilala niyo siya. Ito po ang i-quote ko po ah. Andali lang. The crucifixion of Jesus by the Romans is one of the most secure facts we have about his life. Ito po ang nagsabi po nito, atheist. Hindi po to self-serving sa amin. Ito po sinasabi ng atheist. Kahit sino po mag-search dyan, si Dr. Barterman, hindi, wala po yung simpatya sa mga Christian atheist po yan. Ngayon, ang tatanong ko lang po, ang argument po kasi sa the Quran is the word of God. The word of God is reliable. Premise 3, the Quran states that Jesus was not crucified. Therefore, Jesus is not crucified. Nakita nyo po ba dun sa premise nyo? 1-2, sa premise 1 and 2, inassume nyo na po na tama yung Quran. Pinuprove pa lang po natin yun eh. Inassume nyo na po agad sa reasoning ninyo. Ulitin ko po, by reasoning alone po, paano po natin masasabi na tama po yung claim ng Quran? Okay, babasahin ko yung chapter 4, 157 para ibig sabihin maano mo ha. Chapter 4, babasahin ko sandali ha. I-research ko lang muna. Para isa, dun tayo magbasa para maintindihan natin kung ano yung sinasabi talaga ng Quran. Okay, kapatid? Sandali lang ha. Hinahanap ko lang yung chapter 4, verse 157 para malaman natin. At yun mismo ang magsasalita, inshallah ha. Pero brother, yan po yung pinaprove natin na, na reliable po yung Quran. Ina-assume nyo. Okay, ito babasahin ko kapatid ha. Pwedeng ano? Okay. Babasahin ko chapter 4 verse 157. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at bilang pag-alipusta, katiyakan na patay namin ang Messiah na si Isa na anak ni Maria. Gayong sa katotohanan, hindi nila napatay si Isa at masalong hindi nila ito naipako, bagkos ang naipako nila ay ang isang lalaki na nakamukha niya dahil sa iniisip nilang ito ay si Isa o si Jesus. At sino man ang nagaangki ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo at mula sa sino mang nagkanulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-alinlangan. At wala silang tiyakan naman kundi ang sinusunod lamang nila ay ang haka-haka at hindi sila nakatitiyak na siya ay napatay nga o sila ay punong-puno ng kailangan. Teka muna, mukhang nag-a-assume naman si si kapatid na Muhammad na yun talaga ang ano niya sa Quran. Pero ang yes, ano man, kasi ang ano kasi ni Brother John Rico, i-prove muna natin nasan ba ang ano mo. Biyama ko ng 1 minute lang bro. Kasi may nabasa kasi ako bro dyan to. Diba sa history kasi sa Pilipinas kapatid, si UC Rizal talaga binaril sa Lunita, patay. Pero may nabasa akong libro, si UC Rizal nakatakbo at hindi namatay.
Hindi ko lang alam kung maniniwala ka rin sa libro na nabasa ko. Ang pinakakulang, ito yung sagot ko ah, Brother John Rico. Batay sa Quran, meron na ipako at merong namatay. At inaakala ninyo, yung naipako at napatay nila ng mga Hudyo ay si Jesus. Subalit sinabi ng kalahing katotohanan na yung naipako nila ay kamukha ni Jesus at yun ang napatay nila. So sumasang-ayon ako sa sinabi mo, sinabi ni Erman na siya na merong naganap na crucifixion historically, may naganap na crucifixion at merong naganap na pagpako lahat-lahat. Hindi naman yung tinatanggihan ng Quran, pinapapaliwanag lang ng Quran na hindi si Jesus yung naipako nila, kundi kamukha ni Jesus at yun ang naipako nila at yun ang napatay nila. Brother, ang sinabi ko ni Bart Ehrman, ito po, i-quote ko lang po si Bart Ehrman. Oh, kinote ko na kanina, di ba? Kinote ko na kapatid. Teka muna, John Rico, teka muna. Kapatid na John Rico, teka muna. Ang sinabi ni kapatid na Muhammad is, kina-confirm yung sinasabi mong history, na merong ang crucifixion nangyari. Merong ang crucifixion nangyari. Hindi niya po kinoconfirm kasi ulitin ko po. Ito po, kasi po kung kinoconfirm niya, eh di, ano na po, wala na tayong pagdidip. Ito po kasing sabi ng Roman historia, ay na ni Bart Ehrman ha, the crucifixion of Jesus. Hindi po ibang tao, the crucifixion of Jesus by the Romans is one of the most secure facts we have about his life. Hindi kamukha, hindi ibang okay, tao, the okay. crucifixion of Jesus. Hindi niya po kinoconfirm. Okay, nag-gets ko na. Okay, nag-gets ko na, no? So, mayroon ka dyan, the crucifixion of Jesus. Sabi naman ng Quran na ginamit ni kapatid na Muhammad, hindi si Jesus kundi kamukha niya. So para masolve natin yan, nasaan kapatid na Muhammad ang ebidensya mong hindi nga yan si Jesus na naipako using the history? Yun ba yung sabihin mo dyan, Rico? Kahit by reason. Actually, kapatid. By reason. Okay. Kahit by reason. Hindi Quran. Kaya naman po kasi yun, kung ipuprove niya na po na infallible yung Quran, pero job niya po yun kasi claim niya po yun. Actually, hindi naman kasi ako yung nakiklaim, kapatid. Ito mismo yung sinabi ng Allah. Kaya nga po, brother. Ito mismo yung nagsabi. So, ano ba yung gagamitin ko kundi yung salita mismo ng Allah bilang patunay? Meron pang masigit pa kaysa sa salita ng Allah. Siyempre, sa mga Muslim, wala na kundi ito lang. Kaya kung yung sinasabi mo na sinabi ni Ehrman at kung sino pa man na merong naganap na crucifixion at sinabi yung pangalang Jesus, so nililinaw ng Allah yung sinasabi yung Jesus, hindi talaga yun yung tunay na crucified at hindi talaga yung tunay na nila. So kung paniwalaan nyo, nasa sa inyo. Kung hindi yung paniniwalaan, nasa sa inyo rin. Pero ito, ang nagsalita nito bilang matibay na ebidensya, ang Allah mismo. Kasi brother, ang nakasalalay ko dito, salvation, brother eh. Yung salvation nga eh. Itamatay mo, Brother Muhammad ah. Isipin nyo, Brother Muhammad, hindi ka, hindi ka Islam. Ako po hindi Christian. So wala po tayong presupposition. Wala po tayong assumption na word of God yung Bible. Ako, kaya ko po patunayan na pinako si Kristo. Hindi ako gagamit na, hindi ko i-reasoning na infallible yung Bible. Hindi ko po, kaya ko pong gawin yun. Pero ang tatanong ko po, hindi ako, kunyari hindi po ako Christian, hindi ka po Muslim. O ngayon magtabi po tayong dalawa. Paano po natin patutunayan na yung crucifixion ang nangyari kamukha lang ni Jesus, hindi si Jesus? Ano po reason? Okay. Walang makapagpapatibay nito kahit na sino man sa atin, kundi ang yun lang. Hindi ko to kayang patunayan at hindi mo rin ito mapapatunayan dahil ang magiging batayan mo, yung sarili mong panuntunan, at ang magiging panuntunan ko ay ang aking sarili. Pero ang konklusyon ng mga Muslim kung patungkol sa tinatawag na kaligtasan, pinakamatibay na katunayan. So sinabi mismo ng Allah, paniwalaan man ito o hindi ng kahit na sino pa man, sinabi niya kung ano talaga yung tunay na naganap nung kapanahunan ni Jesus, na ito nga yung tunay na pangyayari. So paniwalaan niyo man ito o hindi, ibig sabihin ay yun talaga yung tunay na pangyayari batay sa Allah. Ayan po, mga kapuntos, no? So, natapos na lang ang buong video. Wala, hindi na patunayan na reliable sinasabi ng Quran na si Jesus ay hindi na ipako. Yun, so, maraming salamat po sa inyo lahat na nakasubaybay sa programang Punto por Punto. At
Magandang hapon po. Bye-bye.